Magandang umaga mga bata! Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa pagkakaloob mo po sa amin ng mga biyaya, Panginoon. Tulad po ng aming mga magulang, mga guro na gumagabay po sa amin pong pag-aaral. Nawa, Panginoon, sa araw na ito ay marami po kaming matutuhan at maibahagi po namin sa aming kapwa. Ito lamang po ang aming sinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O, kamusta naman kayo? Sana naman ay kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at hindi kayo nagkakasakit dahil ngayon ay pandemic. Dapat hindi kayo naggagala. Dapat kayo ay nasa inyong mga tahanan lamang at hindi lumalabas. Kung lumabas man, dapat mayroong face mask, mayroong face shield at kailangan nating magkaroon ng physical distancing. O, lagi nating tatandaan yun ha, para iwas COVID-19. Bago tayo dumako sa ating bagong pag-aaralan sa araw na ito, balikan muna natin yung pinag-aralan natin itong mga nakaraang linggo. Ano na nga ang pinag-aralan natin tungkol sa nga? Very good! Tungkol sa pandiwa. Okay, so mayroon tayo ditong limang sasagutan at hahanapin natin kung ano ang pandiwang ginamit sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Tara! Okay. Isulat ang mga pandiwa na ginamit sa bawat pangungusap. Bilang isa. Dito tayo sasakay sa jeep. Anong pandiwa ang ginamit sa bilang isa? Very good! Sasakay ang ginamit na pandiwa. Bilang dalawa. Napila sila kahit mahaba tuwing umaga. Anong pandiwa ang ginamit sa bilang dalawa? Magaling! Ang ginamit na pandiwa ay napila. Bilang tatlo. Huwag kang sumabit sa jeep. Anong pandiwa ang ginamit sa bilang tatlo? Magaling! Ang ginamit ay sumabit. Bilang apat. Kunin mo ang sukli. Anong pandiwa ang ginamit sa bilang apat? Magaling! Ang ginamit ay kunin. Bilang lima. Kinagat yata ako ng langgam. Anong pandiwa ang ginamit sa bilang lima? Very good! Magaling! Ang ginamit ay kinagat. Sino na sa inyo ang nakapakinig ng awiting Awit sa Marawi? Okay, ang ilan sa inyo ay narinig na at ang ilan naman ay hindi pa. Ngayon ay sama-sama o sabay-sabay tayong makikinig ng Awit sa Marawi. Sa Marawi ang sagot, ang iisang dugo ay galit ang bumabalot. Mga walang kamuwang-muwang, kayakap ang luha at pagod. Mga maling at hikain ay di tamang sagot. Marawi, sabay-sabay na ibabangon buong pagmamahal, tayo ay aahon. Marawi, darating din ang isang dapit hapon. Sisikat ang araw sa isang bagong ngayon. Base sa ating napakinggang awitin, tungkol saan kaya ang kanta o awitin? Magaling! Ito ay tungkol sa Marawi at sa mga naninirahan dito. Ano pa kaya? Ano daw ang dapat nating gawin? Very good! Kailangan nating magmahalan, magbigayan, magtulungan.
At kahit daw iba-iba ang relihiyon, ano daw dapat gawin natin? Yan, very good. Magmahalan. Karamihan na naninirahan sa Marawi ay ano kaya? Mga Kristiyano ba o mga Muslim? Very good, mga Muslim. Pero kahit saan tayo pumunta o kahit saan lugar dito sa bansa o sa ibang bansa, mayroong mga Muslim. Sino na sa inyo nakakita ng Muslim, ng kapatid natin mga Muslim? Okay, magaling. Ano ang dapat natin gawin pag sila ay nakakasalubong natin sa daan? O kaya ay meron tayong mga kapamilyang nakikita na mga Muslim, ano ang dapat natin gawin? Very good. Kailangan natin silang ituring na kapamilya, kapatid, at syempre, dapat ay iginagaling natin sila. Nabanggit na rin lamang natin ng ating mga kapatid na Muslim, ano ang tawag sa pinuno ng isang sultanato na sinusunod ng mga Muslim? Very good! Ang tawag ay sultan. At ano naman ang masasabi mo sa isang sultan? Magaling! Ang sultan ay makapangyarihang tao. Ano pa? Very good! Siya ang nagpapatupad ng mga batas. Ngayon, mayroon tayong babasahin isang kwento tungkol sa isang sultan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga kasalungat ng mga salita na matatagpuan natin sa kwento. Unang-una, nakaamba. Ano kaya ang kasalungat ng nakaamba sa mga pamimilian? Magaling! Ang tamang sagot ay titik A, hindi inaasahan. Bilang dalawa, namumukod. Ano ang kasalungat ng salitang namumukod? Very good. Magaling. Ang tamang sagot ay pangkaraniwan. Bilang tatlo, nasasakupan. Ano ang kasalungat ng salitang nasasakupan? Very good. Ang tamang sagot ay hindi kabilang. Bilang apat, napadpad. Ano ang kasalungat ng salitang napadpad? Very good, magaling. Ang tamang sagot ay naligaw. Bilang lima, nagtangka. Ano ang kasalungat ng salitang nagtangka? Magaling. Ang tamang sagot ay walang balak. Ngayon, alamin naman natin kung ano yung mga dapat nating matutuhan sa araw na ito. Unang-una, natutukoy kung ang salitang naglalarawan ay ginamit bilang panguri o pang-abay. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang pang-abay at panguri sa pangungusap. At pangatlo, nasasagot ng buong husay ang mga tanong sa kwento. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay ang sultang mahilig sa ginto. Pero bago ang lahat, bago natin basahin, ano ang gusto ninyong malaman tungkol sa kwento? Okay, very good. Unang-una, ano ang pangalan ng sultan sa kwento? Ano pa? Bakit mahilig sa ginto ang sultan sa kwento? Magaling! Okay, ngayon ito munang dalawa ang hihingin ko sa inyo at mamaya mayroon pa tayong ibang sasagutan patungkol sa kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang sultang mahilig sa ginto. Tara at pakinggan natin. Sa isang kaharian sa pulo ng Mindanao, ay mayroong isang sultang napakahilig sa ginto. Siya si Sultan Ali. Hindi niya pinagsasawa ang tingnan at hawakan ang kanyang koleksyon ng ginto. Sa katunayan, nagpagawa pa siya ng kwarto sa ilalim ng palasyo upang doon ilagay ang kanyang mga ginto.
ginawa niya ito upang walang makakuha ng mga ito at palagi niyang makapiling anumang oras na gustuhin niya. Napakaganda ng aking ginto. Nakasisilaw ang kinang ng mga ito. Para na akong nasa langit kapag nakikita ko sila. Madalas sabihin ni Sultan Ali sa kanyang pag-iisa kasama ang kanyang mga ginto. Dahil sa matinding pagkahumaling sa mga ginto, ay napabayaan na niya ang kanyang pamamahala at nasasakupan. Minsan, nang magkaroon ng matinding taggutom sa kanyang kaharian, sa halip na bumili siya ng makakain ng mga tao mula sa pananalapi ng kaharian, ay isang malawak na minahan ng ginto ang kanyang binili upang mas lalo pang dumami ang kanyang pag-aaring ginto. Pinagtrabaho niya sa minahang ito ang kanyang mga nasasakupan araw at gabi. Ang bultong-bultong gintong nakukuha mula sa minahan ay niiimbak niyang lahat sa silid na kanyang ipinagawa. Huwag kayong titigil sa paghahanap ng ginto sa lupa. Hukayin ninyo hanggang sa pinakailalim para makuha ninyong lahat ang gintong nakatago riyan. Ang matigas na utos ng makapangyarihang sultan. Dahil pa rin sa sobrang pagkahilig sa ginto, ay walang ibang handog na gustong matanggap ang hari sa mga espesyal na koasyon tulad ng kanyang kaarawan, kundi ginto. Ipinaabot niya ito sa kanyang mga panauhin at kaibigang dumadalo sa anumang pagtitipon sa kanyang kaharian. Ang labis na pagkahiling ni Sultan Ali sa ginto ay nakarating sa kaalaman ng isang matandang nakatira sa liblib na bahagi ng kaharian. Ang matandang ito ay dating nakatira sa isang malayong kaharian. Lumikas siya sa dating tinitirahan dahil sa panganib na nakaamba sa kanyang buhay. Napadpad siya sa kaharian ni na Sultan Ali noon ang sultan ay bata pa. Ang magulang ng sultan ang tumanggap at tumulong sa matanda upang makaligtas siya mula sa masasamang loob. Sinadya niya si Sultan Ali upang ibigay ang bagay na makapagpapasaya rito at nang sa gayon ay makabayad man lang siya ng utang na loob sa kabutihan ng magulang nito. Bakit mo raw ako gustong makausap, tanda? Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ng Sultan Ali sa matandang lalaki. Ako po ay tumatanaw ng malaking utang na loob sa iyong magulang. Bilang ganti, ay nais kitang bigyan ng maraming ginto na napag-alaman kong gustong-gusto mo. Mayroon akong mahiwagang gilingan na nakagagawa ng magagandang uri ng ginto. Paliwanag ng matanda. Maraming salamat. Buong puso kong tinatanggap ang iyong handog. Halos linggo-linggo ay nagpapadala ng magandang uri ng ginto ang matanda kay Sultan Ali. Tuwang-tuwa naman ang sultan dahil tunay ngang napakagaganda ng mga uri ng gintong kanyang natatanggap. Namumukod-tangi ang mga gintong ipinadadala sa kanya ng matanda. Totoo kayang isang gilingan lang ang gumagawa sa mga gintong ito? Kung mapapasa akin ang gilingan, ay makagagawa ako ng mas marami at mas magagandang ginto. Dapat mapasa akin ang gilingan ng matanda. Pinuntahan ni Sultan Ali ang matanda sa kanyang bahay. Kinumbinsi niya itong ipagbili sa kanya ang mahiwagang gilingan. Ngunit tumanggi ang matanda at nangakong bibigyan na lamang niya ang sultan ng mas maraming ginto. Nagalit ang sultan sa naging sagot ng matanda, kaya sa oras ding iyon ay ipinadakip niya ito sa kanyang mga tauhan at pinagbintangan ng kung anong-anong mga kasinungalingan. Kunin ninyo at ikulong ang matandang yan! Walang utang na loob! Matapos tulungan ng aking magulang, pinagtangkaan pa ang aking buhay! Ikinulong ng mga tauhan ng sultan ang kaawa-awang matanda. Iniutos pa ng sultan na huwag itong pakainin at painumin bilang karagdagang parusa.
Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang mga tauhan ay ginawa lamang niya ito upang madali niyang mapapayag ang matanda na ibigay sa kanya ang mahiwagang gilingan. Sa kasamaang palad ay hindi natagalan ng matanda ang ganitong kalagayan. Isang araw ay natagpuan na lamang siyang patay sa kanyang kulungan. Ito lamang ang hinihintay na pagkakataon ng sultan. Patay na ang matanda, kaya't maaari na niyang angkinin ang gilingan nito at iuwi sa kanyang palasyo. Ipinasok niya sa silid sa ilalim ng palasyo ang gilingan. Nais niyang subukin ang kapangyarihan nito. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa at tulog na ang lahat sa kanyang palasyo, inutosan ng sultan ang gilingan na gumawa ng ginto. Mabilis naman itong gumalaw at nagsimulang maghabi ng ginto. Kamanghamanga ang gilingan ito! Lalong darami ang aking ginto! Sige, giling pa ng giling! Igawa mo ako ng maraming ginto! Sumunod naman ang gilingan. Gumiling nga ito ng gumiling. Halos mapuno na ng ginto ang buong silid. Inutusan na ito ng sultan na tumigil. Ngunit sa tuwing sisigaw ang sultan upang ito ay patigilin, ay lalo pa itong bumibilis sa paggawa ng ginto. Hindi na ito naawat ng sultan sa paggiling at dahil sa sobrang bilis ng pagdami ng ginto sa gilid, ay hindi na nakatakbong palabas ang sultan, kaya't natabunan at namatay siya kasama ng pinakamamahal niyang ginto. Yan, natapos natin ang kwento at ngayon, balikan natin ang mga tanong na ibinigay ninyo kanina. Ano ang pangalan ng sultan sa kwento? Magaling! Ang pangalan niya ay Sultan Ali. O Sultan Ali ang pangalan ng sultan sa kwento. Pangalawa, bakit mahilig sa ginto ang sultan sa kwento? Magaling! Bakit kaya? Dahil siya ay sakim at walang pakialam sa kanyang nasasakupan. Paano ipinakita sa kwento ang kanyang pagkahumaling sa bagay na ito? Mahusay! Nagpagawa siya ng kwarto na lalagyan lamang ng mga ginto. Bumili rin siya ng malawak na minahan at pinagtrabaho ang mga nasasakupan araw at gabi. Diba? Hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung mga nasasakupan niya na makapagpahinga. Next, nakabuti ba sa kanya ang pagkahumaling sa bagay na ito? Magaling! Tama ang sagot mo. Hindi po, dahil hindi na niya naaasikaso ang kanyang mga nasasakupan at naibibigay ang mga pangangailangan ng mga tao ng pangangailangan nila. Kung ikaw ang nasa kalalagayan ng matanda, ano kaya ang gagawin mo kung pagmalupitan ka ng tao sa kabila ng kabutihang ipinakita mo? Mahusay ka! Tama ang sagot mo. Hindi po. Hindi ka po gaganti at patuloy na mamahalin ang kapwa kahit gumagawa sila ng masama sa akin. At panghuli, ano-anong aral ang mga natutuhan mo sa kwento? Paano mo maisasabuhay ang mga aral na ito? Ang galing mo! Ang husay mo! Tama ang sagot mo. Magiging mapagmahal sa kapwa, huwag gaganti sa mga taong gumagawa ng masasama o masama, at maging mapagbigay kahit hindi ka binibigyan. Okay.
Basahin mabuti ang ibig sabihin ng pang-uri at pang-abay sa mga nakalipas na aralin noong kayo ay grade 3 na pag-aralan nyo na ang pang-abay at pang-uri. So basahin natin kung ano ang ibig sabihin nila. Pang-uri. Ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos at oras. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Ano naman ang pang-abay? Tara, alamin natin. Pang-abay. Ito ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa, pang-abay. Okay, balikan natin ang kwento. So ilarawan natin ang sultan na nabangkit. O sino sa inyo ang makapaglalarawan sa sultan na binasa nating kwento? Magaling! Si Sultan Ali ay mahilig sa ginto. Yan! Sa pangungusap na iyong ibinigay, ano ang salitang naglalarawan? Very good! Ang salitang naglalarawan ay mahilig. Pangalawa, ano pa? Mahusay. Mabilis na tabunan ang sakim na sultan. Ano naman ang salita na ginamit na naglalarawan sa pangusap? Mahusay. Ang tamang sagot ay mabilis. At pwede rin yung salitang sakim. Kunin lamang natin yung salitang mabilis. Okay, ano naman ang masasabi ninyo sa matanda sa kwento? Magaling! Ang matanda sa kwento ay mapagbigay na tao. Sa binigay mong pang-usap, ano naman ang naglalarawan o salitang naglalarawan? Mahusay. Ang salitang naglalarawan ay mapagbigay. At ang salitang magpagbigay, ano ang kanyang tinuturing o tinuturingan sa pangungusap? Ang magiging clue natin o pwede nating gawing hint ay yung sumunod na salita. Kadalasan, yun yung kanyang itinuturing. Okay, ano kaya ang itinuturing ng salitang mapagbigay? Very good. Ang salita ay tao. At ang tao ay isang ano? Siya ba ay pandiwa, pangalan, pang-abay o pang-uri? Very good! Pangalan! At alam natin kanina, nabasa natin kanina, na ang tinuturingan ng pang-uri ay pangalan. So, ibig sabihin, ang salitang mapagbigay ay ginamit bilang pang-uri. Yan, very good! Ano pa? Magbigay pa ng ilarawan pa natin si yung matanda sa kwento. Magaling. Mabilis gumawa ng ginto ang gilingan ng matanda. Yan. Sa pangungusap na iyong ibinigay, ano naman ang salitang naglalarawan? Magaling. Ang salitang naglalarawan ay mabilis. At ano naman ang itinuturing o tinuturingan ng salitang mabilis? Mahusay. Ang tamang sagot ay gumawa. At ang salitang gumawa ay pangalan, pandiwa, pang-uri o pang-abay. Very good. Ang salitang gumawa ay isang pandiwa. At isa sa mga tinuturingan nang pang-abay ay pandiwa. So, ibig sabihin, ang salitang mabilis ay ginamit bilang pang-abay. Next. O ano naman ang masasabi ninyo sa ginto? Magaling! Tama ang iyong sagot. Nais ng sultan ang makinang na ginto. Sa pangungusap, ano ang salitang naglalarawan? Magaling. Ang salitang naglalarawan ay
makinang. At ang tinuturingan ng salitang makinang ay ginto. Very good. At ang salitang ginto ay isang pangalan. So, ibig sabihin, ang salitang makinang ay ginamit bilang panguri. Dahil ang tinuturingan niya ay isang pangalan. Pa ang masasabi mo tungkol sa mga ginto? Magaling! Ang sakim na sultan ay nais makuha ang magagandang kumikinang na ginto. At base sa pangungusap na iyong ibinigay, ano ang salitang naglalarawan? Mahusay! Ang salitang naglalarawan ay maganda. At ang tinuturingan ng salitang maganda ay ang salitang kumikinang. At ang salitang kumikinang naman ay isang pandiwa. Ibig sabihin, ang salitang maganda ay ginamit bilang pang-abay. Dahil isa sa mga tinuturingan ng pang-abay ay pandiwa. Ano ang pagkakaiba ng gamit ng pang-abay at pang-uri sa pangungusap? So, base sa mga halimbawa na nakita natin kanina, ano kaya ang kanilang pagkakaiba? Magaling! Ang pagkakaiba ng paggamit ng pang-abay at pang-uri ay ang pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Samantala, ang pang-uri naman ay nagbibigay turing sa pangalan. Okay, magsagot ulit tayo upang sa gayon, mamaya sa ating maikling pagsusulit ay makasasagot tayo at makakuha ng mataas na marka. Makikita natin na sa bawat bilang ay mayroon tayong dalawang sasagutan. Ibig sabihin, ang isa ay ginamit bilang pang-uri at ang isa naman ay ginamit bilang pang-abay. Subukan natin. So, number 1. Masigla ang mga tao tuwing piyesta. Ang salitang may salungguhit ay masigla. Paano kaya siya ginamit? Ginamit ba siya bilang pang-uri o pang-abay? Tingnan natin yung salita na sumunod sa kanya. Masigla ang mga tao. Ano kaya parte ng speech ang tao? Siya ay isang pangalan. So, ibig sabihin, ang masigla ay ginamit bilang pang-uri. Very good. So, ibig sabihin, ang pangalawang sasagutan natin, automatic na pang-abay. So, bakit kaya siya ay pang-abay? Dahil ang sumunod na salita sa salitang masigla ay sumasayaw. At ang salitang sumasayaw ay isang pandiwa. So, ibig sabihin, pang-abay, ginamit ang salitang masigla bilang pang-abay. Number 2, ang guro namin ay mahusay magpaliwanag ng mga kababalaghan. Papaano kaya ginamit ang salitang mahusay? Tingnan natin ang sumunod na mga salita. Mahusay magpaliwanag. Ang salitang magpaliwanag ay isang pandiwa. So, ibig sabihin, ang salitang mahusay ginamit bilang pang-abay. Automatic uli na ang kasunod ay pang-uri. So, bakit tanong uli, bakit kaya siya naging pang-uri? Mahusay ang paliwanag. Yan, ang salitang paliwanag naman dito, siya naman ay pangalan. Kaya, ang salitang mahusay ay ginamit bilang pang-uri. Bilang 3, magaling magsulat ng mga kwentong pambata si Flor. Tingnan uli natin ang sumunod na salita sa may salitang may salungguhit. Magaling magsulat. Ang salitang magsulat ay isang very good, isang pandiwa. Ibig sabihin, ang salitang magaling ay ginamit bilang pang-abay. Automatic uli na ang sumunod na sasagutan ay pang-uri. Aalamin na lamang natin bakit siya naging pang-uri.
si Flor ay isang magaling na manunulat. Sumunod na salita ay manunulat. Ibig sabihin, ang manunulat, siya po ay isang pangalan. Kaya siya ay naging panguri. Bilang apat, ang tatay ni Doris ay isang matiyagang manggagawa sa Saudi Arabia. Okay, ang salitang may salungguhit ay salitang matiyaga. At ang sumunod na salita naman ay manggagawa. At ang salitang manggagawa ay isang pangalan. Very good. Kaya ang salitang matiyaga ay ginamit bilang panguri. Automatic uli na ang sumunod ay pang-abay naman. Bakit kaya naging siyang pang-abay? Matiyagang naghahanap buhay. Ang salitang naghahanap buhay naman ay isang pandiwa magaling. Kaya naging siyang pang-abay. Ngayon naman, magkaroon tayo ng maikling pagsusulit upang masubok natin kung may natutuhan tayo sa araw na ito. Ating itatama ang bawat bilang sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli, paalam!